Ngayon, kasi nga gusto natin talaga magpadami ng mga plants at para sila ay mabilis ngang lumago. Ayan, may manok tayo dito. Pasensya na kayo guys kung yung ating background ay minsan ay may manok, may kambing, may aso, may pig. Kasi tayo po ay nasa farm. Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's vlog, ang i-share ko naman sa inyo ay hindi yung ating warak nating net. Tawarak yung net natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, sunod-sunod ang pag-ulan namin dito. Buti na lang, yung pagkawarak ng net niya ay dire-diretso hanggang dulo. So, at saka dito sa portion na malapit sa may bubong natin. So, hindi siya pangit. Hindi siya nasa gitna. Kaya kung mapansin nyo, buo pa rin yung ating net diyan. So yun nga lang, simula diyan sa yan, pakita ko lang sa inyo. Yan, simula diyan sa pinaka dulo hanggang dulo ay dire-diretso siya na nahaha or na hati. Yan. Pero yan naman nagagamit pa natin. Huwag lang ulit uulan ng sobrang lakas kasi sobrang lakas ng ulan nitong mga nakaraang araw kaya nahaha at buti nga nasa gilid yung kanyang pinakahati, nahati siya. So, for today's vlog, ay hindi po yan ang ating ang init? Ay hindi po yan ang ating i-share sa inyo. At yun nga, ang i-share ko sa inyo ay itong ating aglaw dito. Nasabi ko sa inyo last time ay naiinip na ako dahil siya ay magbagal mag-baby. So, yun guys, yung aking ipapakita sa inyo ngayon kung ano yung aking gagawin para yung ating aglaw ay mapilitan siya na mag-baby. Or ihihiwalay ko na talaga. Basta, ito ang gagawin ko. Sobrang init, guys. Pawis-pawisan na agad ako. Papakita ko sa inyo yung ating aglaw na pakikialaman natin ngayon. So yan guys yung hilera natin ng mga aglaw nema. And malimit ko siyang ipakita sa inyo sa ating mga vlog. And ito ngayon ang ating yan. Sobrang ganda na nitong ating 10 karat na aglo. Yun nga lang talaga almost 8 months na to na nasa sa akin pero hindi pa siya nagbaby. Yung iba natin na mga aglaw dito ay nagbaby na kagaya nito. Ito. Yan, itong ating red emerald. Pero itong ating unyamani, ako talaga yung nahihirapan na ito ay napaka-sensitive nito sa akin. Hindi ko alam guys kung bakit. Napaka-sensitive. Although siya ay nagbe-baby dyan, pero yun nga. Yan o, kala ko ay nagamot na natin yan, pero meron na ulit siya dyan na ganyan-ganyan. So yun nga, mapunta tayo dito. Itong ating red emerald, single stem lang to nung ating ma-acquire. Pero, yan, nag-baby na siya dyan, isa. Ito yung pinaka-mother plant niya na na-injured. Sabi ko sa inyo, na-injured kasi natalsikan to ng bola. And, ito. So, nag-baby siya. Yan. Ito din, itong ating lucky, nag-baby din to. Kasi single stem lang din ito. Ito din, ang ating orange sumbat, nag-baby na din ito. Yan o. So, sa loob ng 8 months, kasi halos sabay-sabay natin to na-acquire, mga nag-baby na sila. And ito nga ating, ito ating heng-heng, hindi din. Pero sa dyan naman itong maliit lang, kasi free lang natin to kay seller. Sa dyan itong maliit lang nung ma-acquire natin. Pero ngayon, ay malalaki na yung dahon na napuproduce naman niya. And okay naman siya dyan. Ito, yung ating, hindi ko alam kung ito'y cupcake. Cupcake natin ay okay na okay din siya dyan. Cupcake o peach manama. Pero sa tingin ko, ito yung ating cupcake. Nagbaby na din siya. Although mabagal din, pero nagbaby na. Yan guys, ay sa loob ng 8 months. Yan ang mga improvement nitong ating at merong hindi nag-improve. Yan. And mabalik tayo dito sa ating 10 karat. Sobrang ganda nito guys. Sobrang ganda nito kahit ito yung 10 karat lang. Di ba tandaan nyo, nauso dati yung mga karat-karat natin na aglaw. Ito lang yung na-acquire ko na karat. Ito nga yung 10 karat.
Pero sobrang ganda niyan. Look, oh. Ang ganda niyan. And yun nga lang, until now, hindi pa siya nagbe-baby. So, yan nga, ngayon guys, yung ating papakialaman. Papakialaman talaga. Yung ating pipilitin na siya ay mag-produce ng baby. Kasi tayo ay naiinip na dyan. Yan. Sobrang inip na. Although, ang laki na din naman ng improvement niya. And talagang kung makikita nyo, yung stem niya ay mother type na talaga. So, kukunin natin ito. And ilalagay natin dito sa ating table. Yun. So, yan. Nandito na ulit tayo dito sa ating table. And look, ang ating 10 karat na aglo. Yan o, ang ganda. Ang ganda-ganda ng kulay nitong ating 10 karat. Yun nga, nainip na tayo. Kaya, ito ang gagawin natin guys. So, kumuha lang ako dito ng gunting. Yan. Kasi, hindi natin to i-uproot. Ito malinis to. Medyo kalawangin nga lang. Hindi natin ito i-uproot. Or hindi natin tatanggalin sa kanyang paso. Hahayaan natin yung pinaka stem na niya dito. And ang gagawin natin, gugupitin lang natin dito doon sa portion na medyo angat pa din siya ng kaunti yung tangkay niya sa lupa. Pero, ibababa ko lang kayo. Pero, yung parang may noob na or yung may matured na stem. Puro pala ng ating gunting. Yun. Yan. So, yan ang ating ginawa. Tinapkat natin siya and hinayaan natin siya dyan. Itong stem niya na mother. Hahayaan natin to dito. Hindi natin siya i-approve. And later on, makikita nyo ay magsusulputan yung baby niya dun sa gilid. Yun. Dun sa way na yun, nai-encourage siya na magkaroon ng baby, na magkakaroon mga shoot or mga panibagong sulpot. Kasi nga, naaagaw nitong pinaka-top cut niya or itong mga dahon na to, yung nutrients na dapat ay mapapapunta sa baby. Kasi kung papapansin nyo naman nga, ay lush ito. Lush itong ating top cut. And ang gagawin lang natin dito ay ibababad natin ito sa hydrogen peroxide or yung tinatawag natin na agua oxinada. Ito guys ay napanood ko na din lang sa isang vlog. Hindi ko na lang matandaan kung anong pangalan ng vlogger. Gumagamit talaga siya ng hydrogen peroxide dito sa pagbababad nitong cuttings. Kasi parang siya ay ano bang tawag doon? Siya ay pinaka fungicide. Fungicide nitong ating halaman para hindi siya pasukin ng anumang insekto, peste, lalo at siya ay may sugat pa lang. So, nandito yung ating hydrogen peroxide and nag-ready lang tayo dito ng tubig. Yan, tubig siya. Kita nyo naman hanggang dyan ay tubig. And then, papatakan lang natin nitong ating hydrogen peroxide. Yan, konti lang. Nagamit ko na din to. May nagganto na din ako na aglaw. Hindi ko na lang guys napakita sa inyo. Pero okay naman siya. Dati wala talaga akong ginagamit. Wala akong ginagamit ng mga kung ano-ano. Pero ngayon, kasi nga gusto natin talaga magpadami ng mga plants. At para sila ay mabilis ngang lumago. Ayan, may manok tayo dito. Pasensya na kayo guys kung yung ating background ay minsan ay may manok, may kambing, may aso, may pig. Kasi tayo po ay nasa farm. Yeah. Nasa farm tayo. So, ito ay hahayaan lang natin ng mga 10 to 15 minutes na nakababad dito. Hahayaan lang natin. Yeah. So, iwan lang muna natin itong ating 10 karat na aglo. So, binalikan na natin itong ating 10 karat na aglo na binabad natin dito sa hydrogen peroxide or agua oxinada. So, yun. And after nga nating maibabad ng 10 to 15 minutes, ay itatanim na natin siya. And nag-ready ako dito na ating pot. Ito ay binutasan natin ng madami. Yan, nilinis lang natin ito. Ito yung mga dati nating pot. Medyo maliit ito compared dito sa pinaglalagyan nitong ating dati niyang mother or yung kanyang pinaka-root cut. So, maliit lang. And mag-gloves lang tayo. Ibababa ko kayo ng konti. Yun. So, mag-gloves lang tayo. Ito yung potting mix natin na ni-ready dun sa ating last na vlog.
That's nothing vlog. So, ito yung gagamitin na natin ngayon. Ayan. Gagamitin natin ngayon itong ating potting mix. And ito ay garden soil, rice hull, at saka carbonized rice hull. Yun lang guys ang mixture natin para sa ating potting mix. So, start na natin. Make sure lagi guys na may butas yung paso nyo na gagamitin, lalo dito sa mga aglaw, kasi ayaw na ayaw talaga nitong ating potting mix or ng ating aglaw na sila ay na iipunan ng tubig or nabababada ng tubig dito sa kanilang mga potting mix. Sensitive sila. Lapitin sila ng mga fungus, ng mga aphids, ng mga kuto-kuto or anuman. Kaya yun nga, ang ginawa nga natin, binabad natin siya sa hydrogen peroxide. Ang ganda! Ang ganda talaga nitong ating 10 karat. So yun, ilagay na natin. Or lagyan na natin ng lupa itong ating paso na gagamitin. Nainip talaga ako dito sa ating 10 karat na aglo. Kasi ang ganda-ganda niya, pero yun nga, siya ay hindi mag-baby. Eh, naiinip na tayo. Kaya, yan, ginawa na natin ng paraan. Okay. And then, butasan lang natin sa gitna. So, after nun, kunin natin itong binabad natin na 10 karat sa hydrogen peroxide. And then, lalagyan naman natin siya guys ng betadine. Betadine solution. Ito ay para sa mga sugat. And ginagamit din ito talaga dito sa ating sugat ng mga halaman. Yun. Para hindi siya pasukan ng mga insecticide, ng mga insekto or peste. Insecticide. And ibaon lang natin. Yan. Dagdagan pa natin ang potting mix. Huwag nyo guys, laging kakalimutan na siya ay i-press. I-press ang ating potting mix. Para hindi gumalaw-galaw yung ating halaman. Sumiksik siya at humakab dito sa kanyang potting mix. Yun. O diba? Ang ganda. Ang ganda na niya. Ang ganda ng ating aglo. Hindi na siya leggy. Hindi na leggy itong ating 10 karat. At the same time ay yung top or yung root cut niya dyan ay mag-i-encourage ng shoot. Kasi wala na siyang ibang pupuntahan ng sustansya. Wala nang dadalhan ng sustansya yung kanyang pinakapuno. Kaya mag-i-encourage na siya na magkaroon diyan ng shoot. And ang gagawin nga pala natin dito sa ibabaw na to ay lalagyan din natin ng betadine. Mag-gloves lang ulit tayo. Lagyan natin ng betadine. Yun. Kita. Yun. Yan. Ilagyan lang natin siya ng betadine. Konti pa. Yun. And hayaan lang natin ito na doon. Doon sa area niya. Medyo isisik-sik lang natin doon. And itatabi natin itong ating top cut. Pag-aabay natin sila. Para tanda natin na yun ay 10 karat na aglo. And ito nga pala ay lalagyan lang natin din ng osmocoat. Itong ating root cut, hindi na natin ito nilagyan ng osmocoat kasi kung tanda nyo, ito'y kalalagay na lang natin ng vermicast. So kalalagay lang natin ng vermicast. So hindi muna natin siya lalagyan. Itong ating top cut, lalagyan natin ng butil ng osmocoat. Medyo madami pala. Yan, ganyan lang kadami guys. And ikakalat lang natin dito sa kanyang pinakapuno o gilid-gilid ng paso, gilid ng halaman. Yan, yun. Yan, ilagyan lang natin dyan. And pwede nyo din guys na aring ating pinagbabada ng top cut ay ating ididilig. Pero hindi dito sa ating bagong tanim kasi siya ay medyo moist pa yung potting mix niya. Dito natin ididilig
Pero kung sakali na hindi siya moist, yung patting mix nyo, pwede nyo siyang diligan. Pero ito, dito natin ididilig. Maganda din pandilig itong ating hydrogen peroxide. Yeah. Yun. And that's it. That's it. So, ayun guys, at may na-share na naman po ako sa inyo na panibagong idea sa pagpaparami na itong ating aglaw nema na 10 karat. Ito ay applicable po sa lahat ng aglo. Sa lahat ng aglo ay pwede nyo siyang gawin kung malakas ang loob nyo at may tiwala kayo. May tiwala kayo na mabubuhay itong inyong 10 karat na aglo, ay gawin niyo po ito. Pero sure po ako na mabubuhay at mabubuhay po kahit po ito ay itapkat lang. Kasi itong atin namang mga aglo, mabilis talaga silang mabuhay. Ay mabilis silang mag-ugat, lalo nga at may mga inilalagay naman nga tayo dito. And then may fertilizer tayo na ginagamit dito sa ating mga aglo. So sure po tayo at bibigyan ko kayo ng update kung anong mangyayari dito sa ating 10 karat na aglo. Ibabalik natin siya doon dahil maganda naman yung pinaka-pwesto nila. Itong dalawang to, ito, ibabalik natin doon sa pwesto niya. So sa ngayon ay yun po muna ulit guys ang i-share ko sa inyo. At yun nga, kahit ako, kumbaga may idea na ako sa paghahalaman, nanunood pa rin talaga ako ng mga videos, ng mga vlog about po sa pag-aalaga ng ating mga halaman para ika nga'y madagdagan yung ating idea kung paano natin sila aalagaan, kung ano pa bang magandang gamitin sa kanila. Yun, kaya kayo po ay lagi pa rin manood dito sa ating, ang ganda na segue, ano? Kayo po ay lagi pa rin manood dito sa ating vlog, sa mga binavlog course, sa mga sineshare ko sa inyo. Kasi minimake sure ko po or sinisigurado ko na may matututunan po kayo kahit papaano dito sa aking mga paghahalaman. And kung kayo po ay sadyang mahilig sa halaman, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Yan, pindutin niyo po ang subscribe button dyan sa baba. Pindutin nyo na din po ang like kung nagustuhan nyo ang videos, ang video na to. And don't forget to leave a comment. Ano po, or any idea na gusto nyo i-share sa akin. Binabasa ko po yan. Hindi nga lang ako nagkakaroon ng pagkakataon minsan na siya ay masagot. Kasi kahit po tayo ay busy, hindi na tayo naging mayor. Lagi lang tayong busy. Ayun. So, sa ngayon po ay hanggang dito muna muli at bye-bye. Ingat-ingat po. Bye-bye po.